Hindi pa rin nasisimula ng Philippine Coast Guard ang paghigop ng langis sa karagatan kung saan lumubog ang industrial tanker na MT Terra Nova. Dalawang linggo daw bago o daw kasi ang aabutin sa paglalagay ng metal capping para matiyak ang kaligtasan bago isagawa ang siphoning. Habang nakahanda naman daw ang tulong pinansyal ng DSWD sa mga naapektuhan ng oil spill. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nasaraduhan na ang 24 na bulb ng lumubog na industrial fuel tanker na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ito'y para matiyak na wala ng tagas bago isagawa ang nakatakdang siphoning. Gayunpaman, hindi pa rin nasisimula ng paghigop ng langis na kumalat na sa karagatan. Aabutin daw kasi ng dalawang linggo ang paglalagay ng metal capping. Yung pong 24 na dideclare nila ay already been secured. Ngayon po is i-reinforce natin yung mga canvas caps na ito, Secretary, to make it secure during the siphoning process. The initial capping bags will be replaced with metal caps for durability during siphoning operations and in times of heavy weather. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatutok naman ang gobyerno sa mga aksyon ukol sa oil spill nang sa gayon ay hindi na ito kumalat at sinigurado naman ng ahensya na lahat ay under control. Na-monitor po ng ating salvage operator na meron pong 2 gallons per minute na lumalabas. Ito po ay napawasan from 2 gallons per minute naging 1 liter per hour na lang po ito. Samantala, iginiit naman ni Interior Secretary Benhur Abalos na dapat may managot sa nangyaring insidente na nagdulot ng malaking perwisyo sa tao at sa kalikasan. Yung pagkakaso, tingin ko, kailangan kasuhan talaga para makita natin may negligence. Is this an act of God? Fortuitous ba ito? Is there negligence on this? No? Kasi this is a great, not only a health hazard for everyone, ecological damage ito. Habang abiso naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, delikado kainin ng mga lamang dagat mula sa mga lugar na apektado ng oil spill. Sa A4 sampling station natin, Barangay Limaw, Limay, Bataan, previously 30 milligrams per liter po yan. So the standard po, the national guideline value is 2 milligrams per liter. Nag-30 po yan. Based on the monitoring conducted in July 26. Yung health and safety, yung kalusugan ng kababayan natin, plus sinira talaga ang kalikasan. And these things must stop. Samantala, naipadala naman na ng DSWD ang mga food pack sa mga lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhang fisher folks. Ang request pa lang from Limay are the family food packs. It was requested yesterday, 5,000, at nadala na din po kagabi yung family food packs. At hindi lang po ang mga fisher folks because these are directly affected. Yung mga indirectly affected, we're also coordinating with the LGUs. May nakahanda rin daw na cash assistance para sa mga hindi makapaghahanap buhay sa pamamagitan ng Assistance Individual in Crisis Situation at Cash for Work Program. They can use the assistance to individuals in crisis situation. Or kung talagang pumangit at talagang severely affected, we can also have the provision for emergency cash transfer na nabanggit na po ng ating Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.